lalo sa ministry niya, napapatuloy ang mga sumaling. Okay. So, itong si Eliseo, hallelujah, nandun kasama niya si Gehazi. Nung gumising ng maaga yung kanyang lingkod na si kanyang kasamang si Gehazi, ay lumabas siya doon sa kanilang pinupuno siguro. Marahay, nandun sa isang kubo, nagkaten sila, ano po, sa isang kubo, nakaten silang dalawa. Hallelujah. Nung gumising itong si Gehazi, ay nagulat siya. Kasi napapaligiran siya ng mga karo at mga karwahe ng mga sundalo ng mga Syrians. Okay? Ay nakalipot sa kanila. At ang kanyang lingkod ay nagsabi sa kanya, "Saban natin, Panginoon ko. Paano ang ating gagawin?" In other words, natakot itong si Gehazi. Dahil nung paglabas siya ng tent, nakita niya doon sa paligid niya, napapaligiran siya ng mga Syrians, silang dalawa. At ang sabi, dahil nga itong si Gehazi ay, hallelujah, nung makita niya ang sitwasyon, nung makita niya ang eksena, abay bigla siya natakot. Nangambay itong si Gehazi. At ang sabi niya, "Panginoon, Panginoon ko, paano ang ating gagawin?" Sabi nitong si Eliseo. At siya'y sumagot, "Huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit sa suma sa kanila." In other words, hallelujah. Sabi itong sinisayo kay Gehazi, "Gehazi, huwag kang matakot. Mas marami tayo kaysa sa kanila." Yes. Ay, ngayon, itong si Gehazi, hallelujah, abay, nagpalingon-lingon, abay, itong si Bossing, parang nakakaloko yata to. Dadalawa kami dito sa tent. Samantala ina sa labas ay mga napapaligiran kami ng mga karuway at mga karo at mga kabayuhan, hallelujah, ng mga Syrians. Sabi niya, sabi ni Eliseo kay Gehazi, "Relax ka lang. Huwag kang matakot. Gehazi, maupo ka lang dyan." Amen. Sagot kita. Amen. Nasabi ni Eliseo, kasi meron siyang nakikita na hindi nakikita ni Gehazi. May mga bagay na nakikita si Eliseo na hindi ito makita ni Gehazi. Kaya sabi niya kay Gehazi, "Gehazi, relax ka lang. Easy ka lang dyan, Gehazi. Okay. Kalma lang. Alright. Dahil alam nitong si Eliseo na marami silang kasama mga anghel. Mas marami. At mas marami pa ang bilang nito kesa doon sa mga Syrians sa nakapaligid. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Marahil nagtataka itong si Gehazi. Para naman ito si Bossing, nagluloko, nagpapalakas loob lang yata ito eh. Kahit alam niya na sigurong talo eh, siguro eh, iniisip niya na lang eh, marahil na mag-relax na lang, kahit alam niya ng talo. Alright? Hallelujah. Nagtanong siya ko. Sabi niya, "Boss, ano ba? Dadalawa lang tayo dito. Sumilip ka, boss, makikita mo yung mga kalaban eh, napapaligiran tayo ng mga Syrians." Alright? So, anong ginawa nitong si Elisha? Nanalangin siya sa Diyos. Basahin natin ang scripture. Sabi ng Biblia, "At sila sa iyo ay nanalangin at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idilat ang kanyang mga mata," ito si Gehazi, "upang siya'y makakita, at idinilat ng Panginoon ang mga mata ng binata, at siya'y nakakita, at narito ang bundok ay puno ng mga kabayo, at ang mga karo ng apoy sa palibot ni Eliseo." In other words, hallelujah, nung manalangin itong si Eliseo, hallelujah, amen, sinabi niya sa Panginoon, "Panginoon, buksan mo ang mata nitong si Gehazi." Alright, hallelujah. At ganun lang ginawa ng ating Panginoon, hallelujah, binuksan ng Diyos ang kanyang mga mata. At nakita niya sa paligid niya, mas marami pala aming kakampi. Yes. Alright, in other words, hallelujah, yung isang eksena, yung isang tensyonadong pagkakataon ay nagbago dahil nakita niya kung sino ang makasama niya. Yes, amen. Dapat ganyan din ang nangyayari sa ating mga kapatid. Amen. Pagkatapos natin manalangin at ipakita sa atin ng Diyos ang lahat ng mga bagay, dapat ang eksena sa buhay natin nagbabago. Yes, amen. Yung tensyon, yung alam mong wala ka nang magagawa, hallelujah, pero dahil binuksan ng Diyos ang iyong mga mata, nagbabago bigla ka eksena. Amen. 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 Yung eksena ng buhay natin, na dati parang walang mangyayari, hallelujah, puro pagsubok na lang,
at puro problema na lang, at puro hirap na lang, ay pwedeng magbago pala. Can you say amen? Ano lang kailangan? Kailangan tayong manalangin sa ating Panginoon. Amen. Ating Panginoon. Hallelujah. Alright. So nanalangin to si Gehazi, si Eliseo. Amen. Pinipray niya itong si Gehazi, nabuksan ng kanyang mga mata. Hallelujah. Para makita din ni Gehazi ang mga bagay na nakikita ni Eliseo. Okay? Hallelujah. So, tayo naman, amen, dahil itong si Eliseo, nakikita niya yung mga bagay na, na pinapakita sa kanya ng Diyos. Napaagad na nito. Yung propeta, ang ginagawa ng Diyos sa propeta ay pinapakita niya yung mga bagay na posibleng mangyari. At ito yung sinusunod ng propeta. At tayo naman, mga mananampalataya, parang si Gehazi, sunod lamang ng sunod sa propeta. Amen? Kung ano yung sinabi ng propeta, ginagawa natin. Kung ano yun ay pangalan ng propeta, ginagawa natin. Ganyan ang karakter natin. Para tayo si Gehazi. Amen. Dahil alam natin na si Eliseo, na sa amin ang propeta, ay ginagamit ng Diyos at pinag-usap ng ating Panginoon. Amen. Kaya tayo naman, mga mananampalataya, sumusunod lamang tayo sa sinasabi ng propeta. Okay? Kaya lang, wag lang tayo basta sunod na sunod. Amen? Hindi lang basta tayo, tango lang ng tango. Alright, tuwing Sunday, amen lang tayo ng amen. Hallelujah. Dapat tayo manalangin na ipakita din natin, pakita din ang Diyos sa atin kung anong ipinakita niya kayo sa iyo. Huwag kayong makontento sa nakikinig lang kayo ng preaching. Amen. Amen. Na tayo yung matanda ng Bible study, dapat kayo mismo ay makausap personally ng Diyos. Hallelujah. Manalangin tayo, hallelujah, na hindi lang ang propeta ang kanyang makausap. Tayo din. Hindi lang ang propeta ang madilat ang mata. Dapat tayo din. Okay? Ay, alam niyo, basa lang tayo ng basa eh. Isunod na lang tayo ng sunod. Okay, hallelujah. Dapat makita din natin ang pinakita sa propeta. Yes. Alright, so dahil tayo manalangin din kung paano manalangin itong si Elisha, dapat tayo din ang manalangin. Nabuksan ng ating mga mata. Tayong yes. Mga mananampalataya, mabuksan din ang ating mga mata. Amen. Yes. Hallelujah. Alright. So, dahil nabuksan ng Panginoon ang mata nitong si Gehazi, amen. Hallelujah. Biglang nagbago ang kanyang pananaw. Yung una, takot na takot siya. Walang pag-asa. Parang wala na tayong pag-asa, boss. Dalawa lang tayo. Tapos napapaligiran pa tayo ng mga pagsubok. Amen. Hallelujah. Dalawa lang alam tayo dito. Hallelujah. Sa Taguig, isang libo pa ang pagsubok na dumarating sa buhay natin. Dalawang grupo na nga lang tayo dito sa Taguig. Kung ano-ano pang dumadating na sitwasyon at problema sa atin. Can you say amen? Hallelujah. Nawa ay buksan ng Diyos ang ating mga mata. Yes. Nang sa gayon magbago ang sitwasyon. Hallelujah. Ang ating Panginoon. Hallelujah. Alright. Kaya nung mangyari ito, hallelujah, nagbagong bigla eksena. Abay, nung makita niya ito si Eliseo, naparelax, relax na mga pa. Kuya-kuya-kuya lamang doon sa marahil doon sa may tulugan. Sa kanyang tent. Hallelujah. Abay, nakihiga na rin siya. Amen. Marahil nakitulog na rin siya o man. Oh. Bagay pala, mag-relax na din ako. Kasi pala, mas marami ang kakampi ko kesa sa kanila. Kesa amen. Amen. Hallelujah. Dapat ganyan tayo. Matuto tayong mag-relax sa panahon ng mahirap na sitwasyon. Amen. Dapat matuto tayong maging payapa sa panahon at sa gitna ng mga tensyon sa ating buhay. Sa gitna ng problema sa pananampalataya, tensyon sa ating mga problema, dapat matuto tayong maging relax. Can you say amen? Yes, amen. Kung paano itong sila sa iyo, dahil alam niya nakasama niya ang Diyos. Hallelujah. Dahil alam niya nakikita niya. Nakasama niya sa paligid niya ang mga anghel. Hallelujah. At nakaagapay sa kanila. At alam niya na hindi siya pababayaan ng ating Panginoon. Relax lamang siya. Amen. Ang problema, tayo mga believers, adapt natin ang nature ni si Gehazi. Pagdating ng mga problema, abay, nandiyan na. Natutulete na pagdating ng bayarin. Nandiyan ang mga ambilan ko. Ang nawasa. Hallelujah. Halos sunod-sunod. Amen. At tayo, hallelujah, dahil sa nakikita natin marami tayong nakaabas sa paligid, hallelujah, ng mga problema, tayo naman ay hindi mapakalma.
baling at saan tayo nagkakababaling ang ating mga leeg, hallelujah, halos maghiwalay na yung paa natin, yung isa papunta dito, isa papunta doon, sa paghahanap ng pera, amen? Paghahanap ng mga solusyon. Alright, hindi natin mawalian. Yung isip natin, may silang tutulan na tayo sa pag-isip. Kung saan tayo natin ng pera. Ganyan si Gehazi. Takot siya. Nung makita niya, nung napapaligiran na siya ng mga kaaway, ng mga Syrians, abay talagang natakot siya ng luba. Hallelujah. Alright. Pero salamat sa Panginoon. Hallelujah. Binagong bigla ng Diyos ang eksena sa Panginoon. Amen. Kaya naman natin gawin ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Yes. Ipakita sana sa atin ng Diyos, hallelujah, na sa kabila ng mga tensyon ay kaya niyang payapain ang lahat. Amen. Amen. Dahil siya ang solusyon sa ating mga problema. Amen. Hallelujah. Alright. Hallelujah. So, yun ang sinasabi sa inyo, mga kalindi ko mo. Hanggang basa lang tayo ng basa ng Bible. Amen. Dapat makuha natin ang buong sustansya ng ating mga binabasa. Amen. Hindi lang tayo sapat na nakikinig lamang, mga kapatid. Amen. Na umatid lamang ng Bible study. Dapat makuha natin kung ano yung talagang sinasabi ng mensahe sa atin. Yes. Ng propeta sa atin. Hallelujah. Let me read this quotation. Alright. Sabi rito sa preaching ng propeta na the rising of the sun. Medyo may silang itong topic natin, no? Kasi medyo paos. Sabi rito, mga kapatid. But there has yet to come one. Hallelujah. There has, sabi na una, sabi na, there has been churches, brides, sabi niya, narito, maraming mga nag-claim, nagsasabi, kami ang tama, kami ang iglesia, kami dito ang iglesia, kami bride, kami churches, kami ang simbaan, kami ang bride. Ito, maraming nag-claim yan. Sabi niya, but there has got to come one. Pero meron lamang isa. There has to come a real bride. Meron lamang isang nobya. There must come one that's not only got the mechanics. Itong ang tinutukoy niya, hallelujah, na bride o na church, hallelujah, yun lamang meron, na hindi lang mechanics ang meron siya. Mm, kasi marami nga lang ang simbahan na yun. Amen? Na nagdadala din ang salita ng Panginoon. Nagpipreach din. Hallelujah. Nag-aawitan din. Hallelujah. That's not only that the mechanics, pero ang karamihan sa kanila ay mechanics na lang meron. Pag sinabi mechanics, may word lang na meron sila. Yes. Alright, meron naman silang word. But the dynamics of it that makes the church live move in the power of His resurrection. So, pero kailangan daw ng simbahan, ng iglesia, ng bride, ang tinatawag natin dynamics. At ang tinutukoy ng propeta na dynamics ay ang banal na Espiritu. Hindi lang tayo dapat, hallelujah, nasa loob ng simbahan at nagsisimba. Dapat din, hallelujah, meron tayong banal na Espiritu. Yes, amen. Kasi walang kwenta, anumang ganda ng ating kantahan, anumang ganda ng ating simbahan, anumang ganda ng ating kasuotan, pagsamba, kapag wala ang banal na Espiritu, na siyang nagpapatakbo ng ng mechanics, yes, siyang nagpapagana sa atin, na siyang nagpapakilos sa atin, na may walang kwenta ang lahat ng ating ginagawa. Kung wala ang banal na Espiritu na siya magpapala sa atin ngayong gabi, walang kwenta ang ating Bible study ito. Amen. Amen. Hindi lang tayo nagsisimba, hindi lang tayo nagka-Bible study, kailangan natin ng banal na Espiritu. Yun ang ating dynamics. Can you say amen? Kaya pagkagantong araw, amen, hindi natin makakamot ang Bible study nga pala ngayon. Kasi nandun ang dynamics. Alright, sabi niyo, until we come to that place, until we find that place, hanggang sa masumpo natin yung tamang posisyon, sabi-sabihin, huwag tayong titigil hanggat hindi natin nasusumpuan yung posisyon na dapat pagdating sa ating Panginoon. Amen. Kaya hindi tayo lang natinig, dito lamang, tagapakinig lamang. Alright, pinahanap natin ang posisyon kung saan tayo dapat inilagay ng Diyos. Naalala niyo ba ang bayang Israel? Pagdating nila doon sa lupang Kanaan,
Amen. Hindi lang na sila doon basta tumirik ng bahay. Okay. Nasa lupang pangako na tayo. Magtirik na tayo sa bahay dito. Magtulog na tayo dito. Ito na ang lupang pangako. Hindi na lang ginawa nila. Bago sila pumasok ng lupang Kanaan, sinabi na sa kanila ni Moses yung kanilang lugar kung saan sila pupunta. Kaya ang ginawa ng bahay ng Israel, pagpasok nila ng lupang Kanaan, hindi sila tumigil doon sa pagsa-entrance pa lang. Ang ginawa nila, hinanap nila yung lugar na para sa kanila. Amen. Kasi may mga particular place ang bawat tribo ng Israel doon sa lupa Kanaan. In other words, ganyan dito sa church, mga kapatid. Huwag tayong titigil na tayo ay hanggang sa nakikinig lamang. Hanapin natin ang lugar natin. Can you say amen? Ang lugar natin ay sa banal na Espiritu. Ayon ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi na ito, amen, what good does it do to polish the hubs? What good does it do to give her facelift or simonized dog? Ano nga namang ganda? Ano nga namang silbi? Hallelujah. Na makintab ang sapatos mo at kumikinang. Hallelujah. Kung ang pagpunta sa church, ang ganda ng sapatos mo, kumikinang. Nasasalamin ang mga kapatiran yung sapatos mo. Walang kwenta ito kung yung ginawa mong pagsamba ay hindi totoo sa ating Panginoon. Sayang lang, no? Ang papakanto. What good does it to do to give her facelift or simonized job when there's no dynamics in it? Kung wala daw dynamics, kung wala ang banal na spirito, walang magandang mayayari. Hallelujah. No matter how much the mechanics prove to be right, there has to be got a dynamics to make it work. Sinasabi niya rito, mga kapatid, para daw ito ano eh, isang sasakyan. Amen. Kahit gano'n man daw kaganda ang sasakyan, yung cover, yung seat cover, yung labas, kahit gano'n kakintab ito, yung pinaka-body niya, gano'n kakintab, gano'n kakinis, gano'n kagala, pero kung wala yung dynamics, sabay dynamics, yung gasolina nagpapatakbo dito. Yes, amen. Kahit gano'n kaganda ang makina, gano'n kalakas ang makina, kapag wala yung nagpapatakbo dito, bawalang kwenta, hindi ito andar. Hindi ito magagamit. Amen. Amen. Hallelujah. Sayang lang ang sasakyan mo. Walang langis. Kung wala itong gasolina, walang langis na magpapatakbo sa iyong sasakyan. Alright, sabi niya nito, there has got to be dynamics to make it work. So, kailangan ng dynamics para kumilos ito. Amen. Ibig sabihin, parang tayo din mga mananampalataya. Hallelujah. Ang pinag-usapan dito, kailangan natin ng dynamics. Holy Ghost. Ang banal na Espiritu. Amen. Kailangan natin ng buhay ng Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Hindi pwedeng tayo nag-church lamang. Amen. Tama ba mga brothers? Amen. Hindi tayo dapat nag-isimba lang ng magandang damit. Oh my. Amen. Ang magandang pantalon. Bagong damit. Bagong pantalon. Hallelujah. Magandang pantalon. Mahabang buhok. Pero kailangan natin ng ano, ng dynamics ang buhay mismo ng Diyos ang kailangan natin. Kasi walang silbi ang lahat, ang ganda ng tugtugan, ang ganda ng instrumento, ang malaking simbahan, kung wala naman ang Diyos doon sa kalagitnaan. Yes. Hallelujah. That's what proved, hallelujah. That's what the Easter proved. Yan din daw sa Easter. Malapit ng Easter Sunday, tama ba? Yes. Yung mahal na araw. Okay? Malapit na naman, marami na naman papo sa krus. Mabuhas na kasalanan. Marami na naman gagawa ng mga bagay na ito. Nagpapapalo sa likod. Hallelujah. Nagpapapalo sa likod. Alright? Nagpipinitensya. Pero hallelujah, hindi ito nagkapatunay. Kundi, hindi lang ito. Halos sinasabi niya, it wasn't only the word, but he was God himself, the dynamics. Alright, sabi niya dito, that made the body of Jesus Christ cold, stiff, and dead in the grave, shake into life, and rise again. Kaya nga yung ating Panginoon sa Kristo, hindi siya nanatiling patay, nakalibing sa libingin, sa grave. Shinake niya ang kanyang buhay, shinake niya ang life, and then he rise again, and roll away the stones. Sabi niya, I am he that was dead. So dead, till the Son said he was dead. The Moon said he was dead. Nung mamatay ang ating Panginoon sa Kristo, sabi niya, ay wala na, wala na pag-asa. Wala na sa isa yung bagay. Okay?
at ang nature, hallelujah, ay nakisama sa panahon na ito. Kasi wala nang saysay ang mundo kapag wala ang ano, the Redeemer. Nagdilim ang buong paligid, sabi ng Biblia. Nung may maipako ang ating Panginoong Kristo, may nagdilim ang buong paligid. Nag-shake ang lupa, yumanig ang lupa. In other words, yung nature. Amen, hallelujah. Dahil alam nila na wala na, hallelujah, ang Redeemer. Wala na ang Diyos, hallelujah, na siyang creator nila. Abay, nag-grow niya silang lahat. Ang araw, di na nagbigay ng liwanag, nagdilim sa buong paligid, sabi ng Biblia. Okay? Ang lupa yung anig. Ang tapos, hallelujah, amen, nahati, nahapak ang tabi ng templo, sabi ko ng Biblia, maraming istorya sa Biblia, hallelujah. In other words, in nature, ayaw nila na wala ang kanilang Redeemer. Ayaw nila na mawala ang buhay sa kanila. Yes. Dahil alam nila na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Amen. Ang nakakalungkot ang mga tao, amen, binabaliwan lang nila ang nagbibigay ng buhay. Okay lang, walang Diyos. Basta may pera. Alright, sabi nyo rito, hallelujah, at nangyari ito, amen, he was not only the mechanics, God's words, he was the dynamics to prove it. Ang mechanics, ang Biblia. Mechanics yan eh. Yes, tama. Yung word na narinig natin, mechanics ito. Yung narinig natin salita, yung preaching ko, preaching ng Diyos, preaching ng mga kapatiran. Hallelujah, mechanics yun. Yes. Okay, ang quotation na binabasa ko, mechanics ito. Wala itong kwenta kapag hindi sinamahan ng dynamics. Amen. Ano ibig sabihin? Amen. Kapag hindi mo na ipamuhay. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Maraming tao kasi ngayon natakot na lang eh, kaya sumunod. Amen. Nag-adapt ng mga bagay. Hallelujah. Sa internet. Kaya sila nag-church. Kaya sila sumusunod. Natakot dahil sa nakita sa internet. Maraming ganyan ngayon. Maraming mga believers, hallelujah, gumagawa ng mga kumatotong bagay para lang mapaganda nila ang kanilang gabay. Okay? Uma-adapt sila ng mga bagay sa internet. Amen. Kumukuha sila ng mga bagay, tinuturo sa simbahan, and then pagkatapos, hallelujah, yung mga kapatid na naman, then natatakot doon sa narinig, yung mga galing sa internet. Okay? Hallelujah. Kaya ang gagawin natin, mga kapatid, yung mechanics na ito, hallelujah, manalangin tayo sa Diyos na ibigay sa atin ng Panginoon ang dynamics. Amen. Yes. Ang banal na Espiritu, hallelujah. Hallelujah. Hindi ang internet ang basihan ng mensahe, tandaan yan. Hallelujah. Ang basihan ng mensahe natin ay ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi tayo sumusunod sa Diyos dahil sa narinig natin na nanggaling sa mga internet, sa Mark of the Beast, sa mga kung ano-anong gera at mga kung ano-ano pa. Kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil sa ano? Dahil, hallelujah, dahil talagang tayo susunod sa Diyos. Hindi dahil sa tayo natakot sa mga bagay na natin naririnig. Amen. Alright, tuloy natin yung istorya, mga kapatid. And then, we will close. At, nung siya yung manalangin, una pinag-pray niya yung si Gehazi, ay nabuksan ang mata, itong si Gehazi. Pagkatapos, ay nanalangin muli si Eliseo. Sabi ni Eliseo, at nagsabi, dinadalangin ko sa iyo, Panginoon, na idinat ang kanyang mga mata upang siya makakita, at idinat ng Panginoon ang mata ng binata, at siya nakakita, at narito ang bundok ng puno ng kabayo at mga karo at apoy sa palibot ni Eliseo. At nang kanyang lusungin siya, ay nanalangin si Eliseo, Panginoon, at nagsabi, idinadalangin ko sa iyo, na bulagin mo ang bayang ito, at ang kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. In other words, kung makikita niyo mga kapatid, hallelujah, hindi natilag itong si Eliseo. Amen. Kahit nakita niya yung mga libu-libong anghel na nakapalibot, bundok ng anghel. Hallelujah. At nang lumusob yung mga Syrians, nanalangin siya muli sa Panginoon. Sabi niya, hallelujah, sabi niya sa Panginoon, Panginoon, sabi niya, nagsabi, idinadalangin ko na bulagin mo ang bayang ito, yung Syrians. At kanyang binulag sila ayon sa salita ni Eliseo. At sinabi ni Eliseo sa kanila, hindi ito ang daan o ang bayan man. Sumunod kayo sa akin, dinadalangin ko kayo sa lalaki na inyong nahanap. At kanyang pinatnubayan sila hanggang sa Samaria. At sa ginawa ni Elisha,
ay nung mabulag itong mga Syrians, dinala doon sa kampamento ng mga Israelita sa Samaria. Okay. At natakot yung hari ng Israel. Sabi, anong gagawin ko dito sa mga Syrians? At papatayin ba namin? Sabi nila sa'yo, wag, pakainin mo sila. Amen. Painumin mo sila. Pagpapahingayin mo sila. In other words, ganyan, kumikilos ang ating Panginoon. Kahit yung kaaway, hallelujah, abay dapat gawa natin ng mga ito. Kahit yung mga nagkasala sa atin, yung gagawa, gumagawa sa atin ng masama, tratuhin natin ng maganda sa inyo. Ipag-pray natin sila. Malay natin sa araw, kaysa sa mga araw na ito, makasama natin sila sa pananampalataya. Diba? Alright. Amen. At pinaganda niya ng malaking pagkain. Hindi nga lang, hindi nga lang pinakain. Talagang nagpesta pa sila. Nang sila'y pagkakain, makainom, at kanyang pinayaon sila. At sila'y siparoon sa kanilang Panginoon. At ang pulutong ng Syria ay hindi nila parol pa sa lupain ng Israel. Okay, ganyan din. Nangyayari. Posibleng gumawa ang Diyos sa mga bagay. Amen, para sa ating lahat. So ngayong gabi, mga kapatid. Hallelujah. Dapat yung ating pagiging kagasunod ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ay makuha natin kung paano si Elias Eliseo ay sumunod sa ating Panginoon. Amen. Yung pagsunod niya sa propeta, hallelujah, sa sinasabi ng propeta, hallelujah, ay hindi siya nagdalawang isip. Yes. Amen. Dalawang klase ito ng tagasunod. Yung isang tagasunod, hallelujah, na si Eliseo, amen, na kung anong sinabi ni Elias, ay kanyang sinasabi din. Mm-hmm. Kung ano yung nature ni Elias, nature din niya. Kung paano naging matapang si Elias sa pangangaral, ganyan din ang kanyang ginawa. Kung paano siya nagtiwala sa Diyos, kung paano siya nag-relax sa panahon ng hirap, kung paano siya nagpaisi-isi sa panahon ng tensyon, dahil alam niya ang Diyos ang kanyang kasama. Yes. Dapat yes. Ganyan din tayo. Hallelujah. Okay? Huwag natin gayahin si Gehazi na pagdating ng mga pagsubok sa buhay,